So yun, dumating na yung in-order ko sa Lazada na busina. So yan, papalitan natin to. Buksan ko muna. So ito siya. Buksan muna natin. Bili ko pala dito 2.6. So ito siya, may kasama na ring relay tsaka yung socket niya. So yun, kabit muna natin sa Mirage. Pala yung relay niya, Bosch relay din. Socket. So ito yung isa. Ayaw ata magpabukas na ito eh. So yan. So may kasama siyang cover ng terminal. So yun, simulan na natin. So ito pala yung ibang kailangan. So kailangan ng wire, gauge 14. Siyempre electrical wire pang insulate. Ito, eye terminal. Ito yung para sa ground. Tapos female terminal para dun sa mga socket. Eye terminal ulit. Ito naman is para sa battery. Baklasin muna natin yung bumper. So, ayan. Ay, pwesto ko na itong busina. So, yun lang yung mahirap yan, yung pagpupwesto. So, wiringan lang natin siya doon, galing sa bagay. Tapos, dito tayo kukuha ng power galing sa busina. So, tuturo ko rin sa inyo kung paano tamang pag-install ng relay. Ito yung relay socket. So, may mga number yan. So, ito yung 30, 87, 87A, 86, 85. So, itong 86, 85, yan yung switch. So, dyan tayo maglalagay ng trigger. Ano yung trigger? Pwedeng negative trigger, positive trigger. So, kung positive trigger ang gamit, tulad nitong sa busina natin. So, dapat ang isa, to kunyari, itong 86, positive to. Tapos yung isa, negative. Or i-ground mo lang siya. Lagi. So, itong 30, yan. Itong 30 naman. Power to. Galing sa battery. So, ito yung input na kuryente. Ito namang dalawa, ito yung output. So, dyan lalabas yung kuryente na galing dito sa positive. Na magti-trigger siya dito sa switch natin sa 86 or sa 85. So, yun. Bali, itong 87, papunta siya sa busina. Positive yan. At yung 87A, papunta rin sa busina sa isa pang busina. So balitig isang wire yan. Ganoon lang ang concept ng relay. Kasi ang relay ay gumagamit siya ng electromagnetic. Normally ano siya, normally open. So pagka nag-trigger siya itong positive tsaka negative, magki-click siya, magki-create siya ng electromagnetic na tinatawag. So yun yung magti-trigger para mag-connect yung positive nito papunta dito sa dalawa. So yun yung sa relay. So pakita ko sa inyo kung paano siya wiringan. Unahin natin yung 30. So positive galing sa battery. So ang kailangan natin dyan ay fuse. Meron ako ditong extra fuse. So i-connect ko na lang siya dito. So 30 yan yung sa battery. Ito na yung positive. So, dito siya nakakonect. Battery. 30 yan ha, 30. So, next natin is yung switch. So, magpapagapang tayo ng wire. Kukuha tayo dun sa busina niya. Dito natin ilalagay yung terminal. So, to connection na to is papunta sa 86. So, ito na siya. So, dito na siya ilalagay sa 85. Ito yung pinaka-trigger niya. Positive trigger. Tapos, next natin, ground. So, pwede nyo siyang direct na ilagay ng ground. Ito siya, bali yung 86. Ito na yung ground. Kasi may positive na tayo. Ito yung galing doon sa busina. 85. 86 naman. So, sa ground siya. So, napili kong ground dito. So, dito ko siya gustong ilagay. Kita nyo ba? Ito. Yan.
kasi ano din yan, negative ground din yan. So, lagyan natin siya ng eye terminal para mas magandang ipwest. So, para matesting, kaya natin yung relay. Tapos, ibusinan natin. Dapat tumunog to, magka-click. Ayan. Sabihin, nagana na siya. So, yun. Connection na lang itong positive papunta doon sa busina. So, papagapa nga tayo ng wire. Ngayon, pag okay na siya, tatapean na natin yung relay. Pwesto na natin siya. Ipupwesto ko lang tong relay dito. Lagyan natin ng strap. So yun, buhin ko na. Sabit ko na yung bumper. Ayun, tapos na siya. Testingin natin. Ayan, okay na. Nahibalik ko na. So yun, ang mahirap lang is yung paghanap ng pwesto ng busina. Tapos, yun, yung sa relay. Yun lang ang yun, kailangan yung tandaan. Kasi pag mali yung pagkakalinya yung sa relay, hindi siya tutunog. Hindi gagana. So yun, kita-kits na naman ito sa next video.